Hey, welcome ulit to another bike vlog, guys. So gabi na pero mag-vlog pa rin tayo because I want to try out the new Gaceron 800. So this is a bike torch or headlight, and since gabi, you know, I want to try out how strong this is because 800 lumens daw to. So that will be interesting kung parang maging sole headlight na siya, kung makikita ko lahat na nasa daanan ko and stuff like that. So yun, go bike tayo ng gabi, mga 5K lang naman siguro, but I want to test out the Gaceron 800, so samahan nyo ako sa vlog na to. Alright, so yan siya, no, pag naka-mount, and actually pag naka-mount siya, medyo stable naman, so nilagay ko siya sa taas ng handlebar ko, and of course the button is at the top, so saan natin, tingnan natin gano'ng kalakas. So kailangan nyo siyang i-hold, and ngayon medyo malakas siya, no? So I can also change it to others, like ito, yan, headlight mode. Maybe 400 lumens, and that is the 800 lumens. So, sobrang lakas, guys. Okay, so try natin on the road. So, I'm gonna use my GoPro. So, it might not be as bright as this camera, pero try out natin on the road. So, tinatest na natin yung Gaceron. So, this is the 400 lumens. And actually, for 400 lumens, medyo kita mo naman yung harapan. So, maybe around 4 meters, mga ganun, 3 to 4 meters. So, kita mo naman yung daanan mo. But, ito, it's a little bit too dim for my liking. So, ayan, but ito yung performance na makukuha nyo. So far, 600 lumens. Ito siya. So, ito, mga around 4 to 6 meters na, no, yung kita. So actually for this ano Gaceron, ito yung preference ko. I kinda like the medium. So kita ko yung daanan in front of me, and meron din akong leeway in front, so in case may, you know, major na obstacle, pwede nating iwasan. So yeah, for me this is kind of my favorite. So try natin 800. It ain't 800. Ito medyo malakas talaga siya, no? So definitely, if you're riding fast, this is what you would like. So kitang kita ko yung nasa harapan ko, and I can see maybe around 8 meters, 10 meters in front of me. So that's nice. But yun nga lang, downside nito, guys, this will run out of battery the fastest. So yan, if may long ride kayo, this is not something that you want to use. And of course, may isa pang setting, breathing. So dito sa breathing, it's more of, may sobrang liwanag. So it's more of a warning light, I think. So para lang malaman nila na may tao, may bike. So ganun lang siya. So this is not something that you want to use for being a headlight. So for me, at least, yung 400 yung gamitin nyo. So try ulit natin yung 400. And so actually, for feeling ko pang mga longer ride, you might want to use the 400. So actually 800, like this one nasa harapan ko ngayon, sobrang galing niya. I might go up to mga 800 siguro. So ayun, yeah, pang ganyan. Pero minsan masyado na maliwanag. Ayun. So yes, one thing I noticed lang with this Gaceron, medyo umiinit siya, no? Warm. Magka-warm siya after some time. Hindi naman siya very hot. Hindi naman siya boiling hot. Pero warm lang. Hey, so actually we're being lit by the Gaceron 800. So first impressions ko sa kanya, so medyo gusto ko yung 600 lumens, sakto lang, not too bright, not too dim, tapos nakikita ko yung daan. So yun, I think that's my favorite setting. 800 siguro for emergencies, ganun ko siya gagawin, so parang high beam siya. 400 parang it's more of, and also the breathing, parang it's more of showing other people na may tao, parang ganun, so warning siya for me. But siguro 400 medyo magsusurvive ka na for some parts. But
Yeah. Right, so yun yung Gaceron 800. So yes, I think for 1,000 pesos, masaya naman ako sa purchase ko. Ganda ng build quality niya. The light is very strong. So yun nga, parang hindi ko pa na ma-maximize yung 800. Medyo masaya na ako sa 600 for my daily use. Pero I still have leeway for 800. Siguro in the future, pag bumilis na ako mag-bike. But for casual 400, 600, medyo okay na. And okay din siya na meron siyang reading mode as a warning light para malaman ng mga tao. So, options ka. And you can even take it as an EDC, everyday carry, kung kailangan nyo ng flashlight. And very small din siya. You know, it fits the palm of my hand. And usable din siya. So, I think for 1,000 pesos, cool siya. So, yun lang yung longevity. So, malalaman natin kung, you know, gagana pa after some time. But for the price that I paid for it, medyo masaya ako sa kanya. So, yun yung video natin. Of course, if you like to buy this one, link ko down below in the description para mas madali sa inyo. And yun, you will help the channel also if you get one of these. So, that's our take for the Gaceron 800. See you guys in the next video.